What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Ako po ulit si Jaime. Welcome po sa ating channel. And to this episode mga kababayan, a Father's Day special. So Father's Day, bago simulan mga kababayan, batiin ko muna ng Happy Father's Day lahat. Lahat ng mga daddy, tatay, papa, itay, or kung ano man tawag nyo sa inyong mga father, Happy Father's Day po sa ating lahat. In today's video mga kababayan, kung nakita mo ang aking thumbnail at kaya ka napaka-click, so panoorin mo to para malaman mo kung ano yung i-unbox natin. So ito nga mga kababayan, mag-unbox nga tayo kasi Father's Day. So ito yung advance Father's Day na regalo sa akin ng wife ko. Kung pinapanood mo to ngayon mga kababayan, June 20 Saturday, which is nabili ko nga itong i-unbox natin, June 19. So advance gift to sa akin ng wife ko. Pero mga kababayan, ang i-unbox natin ay ito. What? So bakit word balance? Mga kababayan, kasi ang i-unbox natin, mga kababayan na ito. So, kung nakita nyo kasi mga kababayan, yung thumbnail ko ay Adidas Yeezy Wave Runner 700 ni Kanye West. Kung bakit. Tapos, ito yung i-unbox natin, mga kababayan, kasi mag-unbox tayo ng word balance Habana. So, Habana mga kababayan, inspired by, kung hindi nyo napapansin mga kababayan, ito kasi yung word balance and Victus na Habana colorway mga kababayan is inspired, I think, inspired by Wave Runner 700 ni Kanye West. Mga kababayan, tingnan nyo yung colorway. So look at the colorway mga kababayan, and then itong Wave Runner ni Kanye West. Diba? So halos lahat mga kababayan doon kinuha yung colorway na to. But mga kababayan, konting trivia lang tayo kasi tinawag to mga kababayan ngayon, ito yung mga tinatawag ngayon mga kababayan na dad shoes or chunky dad shoes. Kasi mga kababayan, konting trivia lang tayo no. Ang mga chunky shoes or dad shoes mga kababayan ay lumabas noong 1993. Way back 1993 mga kababayan, nirelease yung mga chunky shoes or dad shoes. Sinasabing dad shoes kasi sa ngayon, parang yun yung mga sinuot ng mga daddy natin. Yun yung first kasi na nirelease yung mga kababayan, pang sport siya or pang runner talaga siya ginawa. So ngayon, way back August 27, 2018, nirelease yung dad shoes na to, or ito yung nire-release yung dad shoes kasi mga kababayan, ito yung OG or ito yung colorway ni Kanye West na nirelease ay yung Adidas Yeezy Wave Runner 700 niya mga kababayan. Siya yung unang-unang naglabas ulit. Correct me if I'm wrong sa mga nanonood dito or mga mahilig sa sapatos. Eh, kung ako po hindi nagkakamali, ang alam ko po August 27, 2018 nirelease yung Adidas Yeezy Wave Runner ni Kanye West mga kababayan, yung 700 na ito yung colorway. So, doon na lumabas na marami na, even yung Balenciaga, naglabas din siya ng dad shoes. Yung Skechers, naglabas din siya ng dad shoes. Yung mga, even na Gucci, naglabas din. Yung LV, naglabas din sila ng dad shoes kasi naging in siya itong 2018 na nirelease nga ni Kanye West itong gantong colorway. Itong mga Wave Runner niya mga kababayan na ang dami ng... ito yung OG niya na nilabas na colorway yung Wave Runner niya, pero ang dami na nitong naging variant mga kababayan, marami ng colorway na nilabas pero ito yung OG niya. So since way back 2018 nung na-release nga ang dad shoes, nakahiligan ko din, even before mahilig ako sa mga bulky, kasi bulky shoes or mga dad shoes na tinatawag, hindi naman mapagkaila, 1980 tayo, so inabot natin yung release na yon noong 1993, kaya lang mga kababayan kasi naging hilig ko rin talaga yung mga dad shoes na yan kasi hindi tayo kalakihan na tao, so napipigay natin pag sumuot tayo ng medyo matatawang sapatos,
dagdag tangkad na rin. So, yun nga mga kababayan, no? Nung na-release nga siya, nagkaroon din ako ng isa. Kasi pag sinabi nating dad shoes or chunky shoes, na-release nga siya 90s. So, 90s, MTV, lumabas nga. Kaya nakabili din ako ng Puma na collab niya MTV. So, bumili din ako itong Puma RS na collaboration ng MTV. Ito lang yung colorway na nabili ko kasi mahilig din ako sa kulay green. So, again, itong World Balance Invictus mga kabayan na Habana colorway inspired by Adidas Yeezy Wave Runner 700 ni Kanye West. Parehas na parehas, pero support local. Binili ng wife ko. Diyan lang naman sa Robinson. So, ayun mga kababayan, no? Parehas na parehas. And in the colorway, siyempre Adidas yun. Napakamahal naman kasi nung Yeezy Wave Runner ni Kanye West mga kababayan. So, hindi natin afford yun. Dito tayo bumagsak, which is okay lang, support local. Ang ganda naman, kuha komportable siya sa paa. And then the colorway, mahilig ako sa orange. Kasi mga kababayan, medyo attract agad ako sa kulay. Kahit hindi naman natin sabihin na parehas siya ng colorway doon sa Adidas Yeezy Wave Runner ni Kanye West. Yung orange kasi, orange factor niya, medyo eye-catchy. Kaya medyo, ito yung colorway na gusto ko, even na meron tayong merong Invictus Sydney, meron ding Miami, Madrid, London, and Tokyo. Pero ang napili ko, itong Habana kasi yung orange eh, parang napaka eye-catchy pa ulit-ulit na ako. Kasi tingnan nyo tong Adidas Ultra Boost 19 ko, di ba? Hindi ako mahilig sa orange. Obviously, look at the orange color, and then this one. So, yan, mahilig ako sa orange. Although, light color kasi parang napakaano sa mata sa akin, parang nagusto ko agad. Pero green talaga ang pinakagusto kong kulay. Kaya lang, pagdating sa mga sapatos, ewan ko, parang gusto ko yung parang sinasabi nga ni Sir Carlo Ople, head turner siya, and neck breaker siya. Head turner and neck breaker siya. Kasi pag napaka-colorful ng suot mo, parang masyadong pansinin, parang napapatingin talaga. So, yun lang, doon lang na-share ko lang yon. And then, yun nga mga bayan ulit, no, ang God Shoes ni-release 1993 as a running shoes. Then, bumalik siya noong August 27, 2018 ni Kanye West. Nilabas niya ang Adidas Yeezy Wave Runner, which is kaparehas nito, kahit anong tingnan yung anggulo, isang kulay, pero support local mga kababayan. So yun lang mga kababayan, no? Happy Father's Day lahat ulit sa lahat ng ating mga tatay sa buong mundo. Happy Father's Day sa inyo, Happy Father's Day sa inyo lahat. And ito, advance Father's Day gift sa akin ng wife ko. Sumura na nga lang pala mga kababayan kung natatanong niyo, yung original price nito is nasa 2100 something lang. 21 lang siya. And then, nabili namin to kahapon sa Robinson Galleria South, dyan sa may San Pedro. Kung taga Laguna ka, alam mo yun. Kung taga San Pedro ka, alam mo to Robinson Galleria South. Nabili lang namin ng mga 1.6. So, even before na nandun pa ako sa Saudi kasi itong dalawang sapatos ko doon, kuya nabili. Eh, wala naman to doon kasi Philippine made nga to. So, inaasinta-asinta ko na to kaya hindi ko mabili-bili kasi nandun nga ako. Nung dumating naman, nagkaroon tayong pandemic, eh, syempre, ubos ang budget natin, then wala tayong trabaho. Nakuha ko siya, at least ngayon nabili ko siya, nag-sale na. So, ang laki, from 2.1 to 1.6 na lang. So, yun lang mga kabayan, maraming salamat sa pagsama sa video na to. At least kahit papano, siguro nagkaroon kayo ng idea or nagkaroon man kayo, may natutunan kayo ng konti or medyo kung na-enjoy nyo naman itong video na to, please like, comment, and subscribe. Ako po ulit si Jaime. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Saludo ako sa lahat ng OFW sa buong mundo. Ingat po lahat tayo mga kabayan. Stay safe. Stay at home. Maraming salamat. Please like, comment, and subscribe mga kababayan. Ulitin ko. Paki-subscribe naman mga kababayan. Wala akong bayad yan. And hit mo na rin yung notification bell para every time may bago tayong upload, manonotify ka. Maraming salamat ulit. God bless. See you my next vlog. Bye!